tatlong dahilan para ngumiti. Three reasons to smile. Alam ko kasi marami sa inyo depressed. Marami sa inyo may problema. Marami po sa inyo, alam ko, sub-sub sa trabaho. At madalas nakakalimutan ng ngumiti. Dahil napakaraming iniisip, napakaraming ginagawa, at nabibigatan na sa buhay. These are three very simple reasons to smile once again. The first one, remember, smile because you have a life. Ngumiti dahil buhay ka pa. Tandaan po natin, ang buhay natin ay maiksi. Kung ikaw ay nagising, magpasalamat ka, ngumiti ka. Dahil may mga iba na hindi nagising ngayong umaga. Kung bukas magigising ka, the first thing that you should do is smile. Why? Because a million people will not wake up tomorrow. And how they wish they can continue with their life. Kaya nga, pag nabubukas mo pang iyong mga mata, pag nakakatayo ka pa, pag nakakahinga ka pa, smile. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero saan ba natin inuubos ang ating oras at panahon? Tignan niyo po sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Focus on your life because it is the only life that you have. Amen? Ang malungkot na kwento, napakarami sa atin. Ano ang tinitignan? Ano ang pinapansin? Hindi ang buhay natin, kung hindi yung buhay ng iba. We keep on meddling on the business of other people. At yung mga iba pa nga dyan, pinupulis, binabantayan. Opo, alam ko, pag masama yung ginagawa ng iba, kailangan ituwid. But please, do not sacrifice your peace and happiness if these people want to continue with their bad life, with the bad decisions in their life. Kausapin mo, magpatulong ka sa mga ibang tao, gawin mo the best mo. Pero do not forget to focus on your life. Kamukha po sa ating narinig na ebanghelyo. Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba. Wala nang ibang ginawa kung hindi magbantay sa ginagawa ni Jesus at ang kanyang mga disipulo. Yun ba ang hiling ng Diyos sa atin? Ang bantayan, ang pagkakamali ng iba? Kung nagkakamali ang isang tao, sinabihan mo siya, ginawa mo in the best mo, and then hanggang doon na lang. Kung ayaw niya magbago, it is between him or her and with God and to God. Tandaan mo yon. Nababasa niyo din po yan. Doon po sa sulat ni San Pablo sa mga tao na Thessalonica, sinasabi niya, we should strive to live a quiet life, minding our own business. Anong ibig sabihin? Huwag kang pakialamero. Huwag kang pakialamera. Kung gusto nila, nasirain nila ang buhay nila, okay, that is their life. But how about your life? Before you start meddling with the life of others, the question is, have you taken care of your life? Have you lived your life to the fullest? Yung nga sa mga sarili mong problema, hindi mo pa naaayos. Pinapakialaman mo yung problema ng ibang tao? Di po ba? So, mind your own life. Take care of your own life. Focus on yourself first because life is short and brief and death is sure to come. Waste your life
only by doing God's will, being happy, smile. Yan po yung una. Dahil may buhay ka pa, humiti. Pangalawa, ngumiti dahil may bagong oras at panahon. Smile because you have time. Kung iisipin mo, pag nagising ka sa umaga, ilang oras ang bago na nasa hinaharap mo? 24 hours. Those are brand new hours, brand new time given to you. At ano ang tawag natin sa kasalukuyan? If we translate it into English, it is the present. And what is the present? It is a gift. Hindi po ba? Ngumiti ka, matuwa ka, dahil binibigyan ka ng regalo ng Diyos. Ano yon? Oras at panahon. And ask yourself, where do you spend your time? Saan mo inuubos yung iyong oras at panahon? Alam niyo po, nalulungkot ako, no? Pag minsan, nagbabasa ako sa mga comments sa YouTube, sa Facebook, dito po sa ating mga humili. Meron talagang tao napaka-negatibo. Meron tao puro na lang galit, no? Puro pangungutya, no? Nakakalungkot na napakaiksi na lang ng oras at panahon natin. Pero saan inuubos ng tao? Paglalabas ng kanyang galit. Alam ko naman po, hindi galit sa akin eh. Merong iba pang issue o problema sa buhay niya. Doon lang niya nailalabas eh. Kaya lang, di ba, nakakaawa, nakakalungkot. Yan yung nakakalimutan ng napakarami sa atin. Kala natin, forever tayong buhay dito sa mundo. Kaya naman, we take it for granted. Binabaliwala natin. At saan natin inuubos ang ating oras at panahon? Doon sa mga bagay na hindi nakakapagbigay sa atin ng tuwa at galak. Sa ating mga galit, sa ating mga sakit ng loob, sa ating mga pangamba. Please spend your time wisely. Habang nakikita mo pa na umaandar pa ang panahon sa iyong buhay, smile because God is giving you a gift, the present. And never, never compare yourself to others. Anong sabi nila? Comparison is the thief of joy. Pag tinitignan mong ibang tao, pag kinukumpara mong iyong sarili sa iba, mawawala ang iyong tuwa at galak. And never ever compare also your past to your present. Meron mga iba kasi, sinasabi nila, buti pa noon, wala akong problema. Eh noon yun eh. Tapos na yun eh. Kahit na may problema ka ngayon, huwag mong kalimutan, meron pa rin grasya. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang grasya. Dahil pag walang grasya, anong ibig sabihin? Patay ka na. Di po ba? Grace can only be available through time. Without time, you will never experience God's grace. That is why, be more thankful. Be appreciative. Smile. Be happy. Because you have time. Pangatlo at kahuli-hulihan, smile because you have a loving God. Ngumiti ka dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos. Minsan may mga tao na may problema. Naririnig ko po, sabi nila, Father,
Diyos na lang kinakapitan namin. Father, yung salita na lang ng Diyos, yung homily niyo nagpapalakas sa akin. Tingnan niyo po yun, no? Kahit na sa mabigat, mahirap na sitwasyon, at least nakikita pa rin ang Diyos. At yun yung nagiging dahilan para lumaban, magpatuloy. Tayo ay nagpapasalamat. Dahil kung babasahin niyo sa Biblia, sabi nga, nung unang panahon, ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, nakita na siya, nalaman siya sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit na wala, umakyat na sa langit ang ating Panginoon, buhay pa rin ang inang simbahan. Nandiyan ang mga pare, tumatayo, nagiging katawan ni Kristo para sa kanyang sambayanan. So God's presence is still alive, very much alive in our life. That is another reason to smile. Pag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, tumasok ka sa simbahan, maghanap ka ng pari, buksan mo ang Biblia, magdasal ka, then smile once again. Tandaan mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Mababasa niya po sa Proverbs, a cheerful face gives joy to the heart. Anong ibig sabihin? Kung gusto mong sumaya, matuwa, umpisahan mo sa pagngiti. At binibigyan tayo ng tatlong dahilan pa ng Diyos para matuwa, para ngumiti. Una, ang iyong buhay. Pangalawa, ang oras at panahon sa iyong buhay. At pangatlo, pag mong kalimutan, gaano man kahirap, kabigat ang buhay, may isang mapagmahal ng Diyos na hindi ka pinapabayaan. I hope you smile more so that you can become more happy, and this happiness can also be our way to holiness. A happy heart is also a holy heart. You can be holy by becoming happy. Ito po yung grasya na ating pinagdarasal sa ating misa. No? Na gaano mang kahirap ang buhay, gaano man kasakit ang ating mga pinagdaraanan, there is always a reason to smile. I pray that you would smile more so that you can become more joyful in doing God's will every day. Amen.